speaker ngayong umaga dahil nga busy pa. So, ang gagawin natin ngayon, una po ay ako pala si Selena Dereda, yung host. ako ay dating OFW po. Kunting share lang po, kunting background po lang. Ako ay isang dating OFW po. Nag-spend ako for 15 years abroad. At kita nyo naman, so basta napakalaki po na taon na in-spend mo, sabi nila ay talaga malaking din yung ipon. Pero totoo naman yan, kasi marami talaga akong ipon noon, kaso lang puro resibo nga. No? So habang na tayo na sa abroad, wala naman tayo magawa doon, kundi mag-support ng ating family dito sa Pilipinas. Kaya yun, gano'n nangyari. Sa 15 years, wala akong may na-invest. Kaya nung umalis ako, bumalik ako na for gold ako, nag-asawa, nag-anak, kaya bumalik ako sa dati kong situation na naging mahirap. Kaya po, nag-isip ako, nanalangin ako na bigyan ako ng opportunity na makahanap ako ng isang opportunity na aking magagamit at magamit ko sa aking hanap buhay. So, praise God, at nakita ko itong Unified Products and Services na kagandahan dito, una-una, pinaka nagustuhan ko dito, ay ito yung pwede mo mapamana sa mga anak mo. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, talaga nagkabila ako, at saka sa ngayon, ini-enjoy ko na po ang aking business na to. No? So, ganyan po ang aking background. So, at sa katunayan po, itong Unified Products and Services ay patuloy na nag-susor, no? Patuloy siya nag-take off kasi nga nationwide na tayo. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Bacolod, no? Pagkos tayo ay nasa ibang bansa na. So maraming bansa na tayo na naabot ng Unified Products and Services at stable na po. Sa katunayan po, may isa tayong kasama dito na makatuto po. Siya ay katulad ko rin, dating OFW din siya, at siya ay siyempre maganda, no? At saka mabait itong tao na to. So, isa siya mapatutuo sa atin. So, ihanda natin yung ating tainga, ang ating puso at isip, nang pakinggan natin kung paano niya nakilala si Unified at kung paano siya inangat itong business na to. So, we will welcome po natin isang upline po na nagbulat din sa sa ibang bansa dati, no? So, walang iba kundi si Ma'am May Robles. Pasok. Palapakan natin po si Ma'am May. Wow. Ma'am May. Hello. Good morning. Hello kay Unified. Hello po sa ating mga guests. Kamusta po kayong lahat dyan? Hello po. Welcome po sa ating mga guests dyan na hindi nagpapakita ng muka. Pakita naman kayo ng muka para makita po natin yung mandahan sa umagang ito. No? Bakit kayo nagpapakita? Pakita naman, no? Para ganahan ako magsalita. Ayan, sa JOENER. Kasi minsan pag wala kang parang wala ng gana, eh, no? Kaya pakita ng mga muka, pakisuyo lang. Hello, good morning po sa lahat. Hindi, ano po no, talagang maganda yung signal kasi sa Pinas, kaya ginagalaw-galaw ko yung aking cellphone. Pasensya na at medyo magalaw. So, bago po ako mag-umpisa, pwede po ba magpakilala? Yes. Sandali lang. Hello. Pwede magpakilala. Yeah. Ako po pala si May Robles ng Barangay Bukana, Municipality of Ilog po. So, isa po akong dating OFW, 14 years po sa abroad, no? Sa 14 years na nandun ako, malayo sa pamilya, sa anak ko. Ang buhay na isang OFW, mahirap na masaya, pero mostly, yan nga, halos siguro lahat ng mga OFW, homesick ang kalaban. So, lalo na kung may anak ka na nandito sa Pinas, mahirap. So, ang tawag nito, yung sa loob ng 14 years ngayon, yung bang sa isang taon makakauwi ka, isang business lang, yung tapos yung time mo sa anak mo, isang buwan, di ba? Yung bang bitin
Okay? So, dalawa kami ng asawa ko actually doon sa abroad. So, na ang buhay namin, pasok, bahay, ganun lang. Tapos yung, alam mo yon yung namimiss mo yung anak mo sa lahat ng mga activities niya sa eskwelahan, di ba? Yung mga recognition niya, yung birthday niya, minsan Christmas, New Year, wala ka, di ba, sa tabi ng anak mo. Napakahirap. Kahit na ngayon eh, nasa high-tech na technology na tayo, yung meron ng ganito nga, meron ng Zoom, meron ng Messenger, meron ng tutok. So, parang hindi pa rin siya maganda. So, sabi ko sa asawa ko, nag-usap kami na isa sa amin ang tawag nito, mag-for good na. So, kasi pag dalawa kami sabay na mag-for good, parang hindi pa kaya. So, kailangan isa ang mag-uwi at saka isa maiwan doon. So, nauna yung asawa ko na nag-for good sa akin. So, nung nag-for good na siya, ako patuloy doon kasi nga tinatapos ko yung aking kontrata. So, ganun ang buhay. So, nung wala na doon yung asawa ko, mahirap. Kasi, mas lalo kang mahuhumsik, no? Siyempre, siguro kahit sino man sa atin, yung wala asawa, wala yung anak mo, malungkot. Malungkot yung buhay. Kahit na sabihin natin na yung, yung busy ka sa trabaho mo. Kasi, almost yung i-stay mo sa trabaho mo, minsan, nagtatrabaho ka, lalo na pag, tatrabaho ka 12 hours, no? 14 hours. So, kung minsan pag hindi busy, 8 hours lang, 9 hours. Pero mostly, nagtatrabaho ka 12 hours. So, halos ang time mo nasa trabaho na. So, pag-uwi sa bahay, yung anuhan namin, yung inaanuhan lang namin, social media. So, open ang Facebook, YouTube, ganun lang. So, once na nag-open ako nung social media, member ako dyan ng Kabangkalan Buy and Sell. Alam niyo po po yun, Kabangkalan Buy and Sell? Yes. So, yes. Nag-open po ako doon. Nung nag-open ako, nag-scroll po ako doon. May nakita po ako doon, ads, no? Nakalagay doon nga yung may mga picture. Baga sa presentation pa lang, sa push pa lang, paglagay pa lang ng mga picture, talagang ma-attract ka kasi doon pa lang nakalagay ticketing, remittance. So, binuksan ko yon, nag-message ako doon. So, nung nag-message ako, nag-inquire ako, ganito, ganyan, kung paano ba yan. So, hindi ko kilala yung taong nag-push noon. So, bali, yung first instinct ko lang, maganda siguro to. So, yun yung nag-post noon, yung pinakamaganda kong upline ngayon, si Ma'am Sealine Adriada. Palakpakan po natin. Mayroon pa ba tayo mga kamay dyan? Palakpak po tayo kay Ma'am Sealine. So, siya po yung reply. At siya yung kasing nag-post doon sa Kabangkalan Buy and Sell. So, nung nag-post siya doon, in-inquire ko. So, sinabi niya sa akin, merong ganitong training, may ganitong business presentation sa ganitong araw kung gusto mo. Sabi ko, wala ako dyan, yung asawa ko na lang ang mag-attend. So, tinawag ko yung asawa ko po nag-attend. So, within 2 to 3 days po, na hindi namin talaga kilala si Ma'am eh. So, nagtiwala lang po kami. So, nung within 2 to 3 days po, nag-PA na po kami, nagbayad na po kami. So, doon po nag-umpisa. So, yung asawa ko ang nag-manage, minamaster, kumbaga, yung sa Unified na yan. So, nung nandun ako sa abroad, tinatry ko rin kasi gusto ko rin na malaman kung anong yung nasa loob noon, nung business na yun. Kasi kailangan may mga trainings eh. So, palagi rin ako nag-check sa mga videos, sa mga YouTube nila. Nung maano ko na, nag-decide ako sa asawa ko na uuwi na rin ako. Kasi sabi ko, mabuti yung nandyan tayo, magkasama tayo. Tapos mabuti yung mapagtuunan ko ng pansin, yung negosyo na ito. Kasi kung talagang pagtuunan mo ng pansin, yung ibigay mo yung 100% mo, eh talaga namang okay to. So kung halimbawa na
kalahati lang at saka hindi siya nakakasi. Yung asawa ko, busy siya, aalaga pa ng anak namin. So, hindi niya ma-100%. So, nag-decide ako na umuwi. Nung mag-decide ako na umuwi, nag-attend po ako ng mga training. So, plakpakan po natin yung aking mga mentor po, si Ma'am Bidi, Villa Flor, si Upline, si Grand Upline ko, JOENER SISON. Sila po yung palagi po nag-guide sa amin kung paano gawin, kung paano ganito eh, ganito. So, lahat po nung transaction doon, kumbaga sa mga Pinoy, meron tayo eh, to see is to believe. So, kung hindi mo gagawin, hindi mo malaman kung tama o hindi, or kung may aeroplano magbubuka, kung hindi mo sasakyan, kung lilipad ba o hindi. So, ginawa ko, nag-booking po talaga ako, try out to myself talaga kung talaga ba. So, okay naman po lahat. Nakalipad naman, nakabalik naman. So, na-amaze ako doon sa mga services na talagang kahit ngayon sa pandemic na malaking tulong po sa amin. So, hindi man ngayon nakakaano yung mga eroplano, pero sa dami ng services po ng Unified. So, nung sa dami ng services niya, sa example po sa mga loading, kasi ngayong GCQ, ECQ dito, hindi po pwede makalabas. At saka yung mga tao naglo-load galing po sa city, hindi makapasok dito para makabigay ng load sa mga retailer nila dito. So, malaki pong tulong sa amin. At saka po yung remittance. So, malaki pong tulong kasi dito na po sila kumukuha. So, hindi lang po sa panahon ng pandemic na masasabi ko na nakatulong. Kumbaga, kung wala man yung isang services, meron pa pong siyam na services na makakatulong sa iyo. Kaya kung merong mang isa na mawala halimbawa sa ngayon, sa susunod na mga araw, meron naman kasi upgrading po siya sa araw-araw po nag-upgrade po. Meron pong services na dinadagdag sa system na hindi na po nagbayad. So, malaking tulong po sa amin kasi kung sa iba po kayo tapos mag-open kayo ng isang services, ng isang business po, bawat service po na idadagdag po sa system po, additional payment po yun. Pero dito po, hindi. So, malaking tulong po sa amin na may additional na mga services pero wala pong bayad at saka lifetime pa. So, in short po, malaking tulong po to sa amin, sa amin sa pang-araw-araw namin, hindi lang sa personal kundi yun dito rin po sa yung talagang extra income na masasabi mo na hindi ka masisero sa isang araw po. So, hopefully po, sana po sa darating na mga araw yung nag-aano rin po kami na magkakaroon ng malaki pang na isa pang account o kaya madagdagan kami ng e-cash pay center po. Kasi po, kung ganun po at malaki na yung ano namin, syempre, mas malaki po yung kikitain. So, ganun po. So, sa lahat po na nandito po ngayon na gusto pong abil, wag na po kayong patumpik-tumpik. Kasi po, sinasabi ko sa iyo na sa inyo po na talagang itry nyo po. Kasi kung hindi nyo po susubukan, hindi nyo malalaman na talaga pong ito po ay 100% legit po. So, yun lamang po. Maraming salamat. Babalik ko na po yung entablado o yung microphone po sa aking pinakamagandang offline. Ma'am Sealine Derriada, pasok po ulit. Salamat po. Ma'am Sealine. Ayan. Yes, okay. Good. Thank you po. Palakpakan natin po si Ma'am May, no, sa kanyang magandang at maliwanag na pag-share, no, ng itong business na to. Mahirap kasi signal ko kayo, naghahanap po muna ako ng posisyon ko. Nandito na ako sa kagubatan. Okay po. Sit down muna. So sa oras nito, ang ating pinaka speaker na magtuturo sa atin mamaya ng ano ng ating negosyo is antayin pa natin konti. So Ma'am Dina Alayon, thank you for coming. Welcome po sa Unified Product Services. Ma'am Julieta, pakita naman ang muka.
para makita kung gaano kaganda tayo. Yung binigay ni Lord na beauty, ayan. So, napaka-blessed natin ngayong umaga dahil nga, naririnig po ba ako? Mag-thumbs up nga? Yes! Yes Sineg, po! Kasi hindi ko kayo makita lahat. Ano po yung signal? Loud and clear. At hag lang, Sir Apps May, at hag lang? Oo, magpapagit sa imo apply. Oh, hindi. Oh, kaya nga, hindi ko kayo makita. Ano ba yan? Ako ba? Oh, okay, at hag sa imo app. Okay. So, sa oras na to ay pakinggan natin ang ano, ang ating speaker, ang ating pinakaantay na speaker. Sa tutulungan ko, yes. Ang oras nito, hinahabol lagi ang oras nito So, yes. Buti ngayong yung umaga, isang request lang sa kanya ay talagang kaya agad. Kaya bigyan natin siya ng pagkakataon na makita yung mukha niya at makwento niya sa atin kung paano itong Unified Products and Services. Ito ay siya lamang, yung tao na to ay in charge po ng Unified Products and Services Company. Siya ang in charge po ng Negros at Panay. Nang tatanong yes. na din siya, car achiever, no, travel qualifier. At siya po ay siya yung pinaka malaking ano sa Makulod. Siya ang may-ari ng ECASH Center sa Mansilingan po. At siya po ay napakabait na tao na ito, madaling kausap, at saka magaling siya kumanta, magaling sumayaw. Kaya pag kayo ay nasa Unified, marami kayo matutunan. Kung hindi kayo marunong kumanta, talagang gagalingin kayo nito, no? So, ang tao na ito ay talagang may resulta na. So, kung may resulta, ay pinapakinggan, tama? Kung tama. May tanong, ay dapat sagutin. Kasi nga, ang sabi daw, nang kung hindi mo daw sasagutin yung mga katanungan niya, ang tanong na yan ay mananatiling tanong po. So, at maabutan tayo ng hapon yata kapag hindi natin sasagutin kapag siya ay nagtanong. So, hindi na ako magpatagal pa. Siya po ay si... welcome po natin. Bigyan natin siya ng palakpak. Ano, may traditional tayong palakpak na million palakpak. Ano, siya palakpak na ang ating negosyo na pang million siya. Hindi ka makapag-invest nito sa murang halaga. Kung di mag-invest ka nito ng million sa labas ng Unified. So, palakpakan natin po. At welcome, si Sir JOENER SISON. Sir JOENER, Yan, yan. So, grabe. Good morning. Good morning. Sa mga members, sa mga leaders, at also sa mga non-members po. So, welcome po kayo dito sa ating business seminar webinar. So gusto ko muna i-mention, no? Shout out muna sa mga nakikita ko dito. Sino mga nandito? Ayun, si Dina, Ma'am Dina, hello po. Si Ma'am Julieta, Ma'am May, Ma'am Regina. Si Ma'am B, motivated. Yan, grabe si Ma'am. Parang ano, motivated talaga. So, ano mo, welcome po tayo dito. Hindi po natin kailangang mahiya kasi nga yung pinag-uusapan natin dito is pangarap. So, kapag pangarap yung pinag-uusapan, so dapat yung mga hiya-hiya na yan, tinatanggal yan. Kasi ngayon po magsisimula na po tayo magnegosyo. So kasi kapag yung mga hiya-hiya na yan, nandiyan pa sa mga katawan natin yan. So medyo matatagalan tayo para makuha yung mga pangarap natin. Okay? So okay lang ba na kapag may konting tanong, merong konting sagot? Yes. Okay. Yes. At pag merong konting sagot, okay lang ba na merong konting lambing? Wala yung sumasagot, ha? Yes, apply. Hello po. Parang feel ko nag-iisa lang ako dito. Yes. Hindi, marami po kami. Ay, may tao pala. Okay. So again po, welcome po. Actually po, pinapasaya ko lang po kayo. Kasi po, dapat pag nag-negosyo tayo, dapat masaya lang tayo. Okay? Hindi yung... Tama. Parang malungkot ka, parang
naiinis ka, parang naaasiwa ka. Hindi ganun. Kasi yung dapat dito kasi excited ka. Kasi yung excitement kasi nakakahawa yan. Eh kapag malungkot ka, eh kapag nagne-negosyo ka, yung mga customer mo, malulungkot din. So dapat dito pa lang, nakikita ka dapat, masaya ka. Okay? Kaya lang, paano natin makikita na masaya ka? Pag wala kang mukha. Di ba? Hindi, joke lang. So sa mga medyo nahihiya po, no? Okay lang po yan. Kasi nagsisimula pa lang po tayo. Pero believe me, pag nandito ka sa negosyo, dito po mawawala yung hiya mo. Pero in a nice way. Hindi naman yung sinasabi na walang hiya ka. Pero mawawala lang talaga yung hiya mo. Kasi nga, gagawin mo yung negosyo para sa pangarap mo. Okay? So, magsisimula na po tayo. So, bakit nga ba unified yung bukam bibig ng mga o ng mga tao ngayon, ng karamihan sa mga OFW ngayon? Bakit unified ang sinasabi nila na number one online business today? Kasi kung titingnan nyo po, we are the leading home-based business nowadays. Kasi kung titingnan nyo, saan ka ba naman makakahanap ng remittance, pera padala na business na nasa bahay ka lang? Saan ka ba naman makakahanap ng bayad center na kahit nasa CR ka, pwede ka mag-transact? O diba? Saan ka ba makakahanap ng loading station na hindi nagsasara 24/7? Araw-araw, buong araw, pwede ka pang katukin kahit tulog ka para lang magpaload. Tama? So, titignan nyo po, pag naghahanap ka ng isang magandang negosyo, meron dyan tinatawag na mga factors na dapat mong tingnan or isaalang-alang para malaman mo na yung negosyo mo is talagang tamang negosyo. Okay? So, first of all, ang pangalan ng seminar natin, this is what we call Unified Product and Services Orientation or Webinar. So, ayan. Open ko lang po yung presentation natin. Mag-screen share muna ako saglit para makita nyo po yung pinapakita ko. Ayan. Nakikita po ba? Yes po. Nakikita po? Okay. Opo. So, this is what we call opportunity for new entrepreneurs. So, bakit opportunity? Kasi, sa dami-dami ba naman ng mga opportunity na dumating sa buhay-buhay natin? Diba? Marami nang naglabasan sa'yo. Lumabas na yung pera mo, lumabas na yung effort mo, lumabas na yung commitment mo. Pero, yung tanong dyan, bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagiging successful? Bakit ngayon, hindi ka pa rin kumikita ng malaki? Bakit ngayon, ganun pa rin yung takbo ng buhay mo? Kasi pwedeng hardworking ka, pwedeng knowledgeable ka, pwedeng ang dami mong experience. Yun nga lang, hindi tamang negosyo yung pinasukan mo. So ngayon, papakita po namin sa inyo yung tinatawag na tamang negosyo sa panahon na to. Ito yung tinatawag na business of the century. O imaginein mo, business of the century or business of the future. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, lahat ng tao nag-o-online na. Di ba? Sinabi ka ni Mark Zuckerberg or sinabi ni Robert Kiyosaki, if your business, ay hindi pala si Robert Kiyosaki, sino pala yun? Si Lolo ko pala. Si Lolo Bill Gates. Sinabi niya, if your business is not on the internet, your business will soon be out of business. So, anong ibig sabihin doon? So, ibig sabihin, kapag hindi ka pa nakipagsabayan sa mga kakompetensya mo, sa mga katabi mo, sa mga tao, sa mga negosyante sa paligid mo, you will be left behind. So, kailangan talaga dito, makipagsabayan ka. Kasi lahat nag-a-upgrade. Lahat po ngayon, isang push button na lang. Diba? Tingnan mo na, nung panahon na yun, diba pag nag-send ka ng letter or sulat, o sabihin natin, magpadala ka ng pera,
Di ba? Nung panahon na yun, they say 20 to 30 years ago, bago pa dumating sa iyo yung pera, di ba? Kartero yun. Pwede pang dumating yun mga 3 weeks to 1 month bago mo makuha yung pera. Minsan, pagdating ng pera mo, kulang pa. Kasi nabawasan na. Tama? So, pero sa panahon ngayon, gaano ba kagaling yung progress or yung tinatawag na pagbabago when it comes to technology? So, tingnan nyo nga naman. Isang push button lang, punta ka lang dyan sa Cebuana, punta ka lang dyan sa Western Union or sa Palawan. Tama? Then, magpadala ka ng pera. Isang pindot lang doon ang cashier. Doon na. Doon naman yung pera mo, nagpadala na. Oh, diba? Ganun siya kabilis. So, ngayon po, parang pagnenegosyo din yan. Kung yung mindset mo is yung dati pa, yung mga dati po na mga ideas, obsolete na yan ngayon. Ngayon po, nagbabago yung panahon, kailangan po nating mag-adjust. Kasi pag hindi ka nag-adjust, you're going to be left behind. So kaya nga po, nandito po kami para may makita po sa inyo kung gano'n po kaganda yung unified business para po makasabay ka sa tinatawag na pagbabago ng panahon. Okay? So, ito po, magsimula po tayo. So ano ba yung dapat nating tingnan para makapaghanap ng isang napakagandang negosyo? But first of all, bago yung lahat, dapat ka lang muna yung unang-una mong babaguhin, yung tinatawag na mindset. Yung mindset mo, babaguhin mo yan. Kahit ano kasing ganda ng negosyo mo, kahit gaano pa kalaki yung experience mo at knowledge mo sa pagnenegosyo, pero yung mindset mo is mindset ng empleyado or mindset ng traditional, is still kulang yan. So dapat talaga dito, babaguhin mo yung mindset mo. So yung mindset mo, buksan mo lang. Maging open ka lang sa tinatawag ng mga opportunities. Kasi pag close-minded ka, maraming pumapasok na opportunity na hindi mo makukuha. Kasi nga, sarado ka. Pero pag open-minded ka lang, maraming opportunity yung pwedeng pumasok sa buhay mo. So, sabi nila, hindi naman sila open-minded. Yung iba dyan, close-minded talaga. Pero kung titingnan nyo, kung anong yung trabaho mo ngayon, anong profession mo ngayon, dati naman, hindi mo naman talaga yan ginusto. Tama? Dati, hindi mo naman talaga linya yan. Pero dahil naging open-minded ka, tinry mo siya. Tama? Kasi nakakita ka ng isang opportunity na kapag nagtrabaho ka, pwede kang kumita ng malaki. Or baka pwede kang yumaman. Tama? So kaya inopen mo ang mind mo para makapasok sa trabaho. Ganon din po sa pagnenegosyo. Kung gusto mo talaga ang kumita na malaki, gusto mong yumaman, gusto mong maging successful, i-open mo lang yung mind mo. So okay lang yan kung empleyado ka ngayon, this is the right opportunity now for you. Hindi mo kailangang baguhin yung ginagawa mo ngayon, hindi mo kailangang mag-resign sa trabaho mo. Yung isa-suggest po namin dito, idagdag mo lang yung negosyo na to. So paano matindihan yung negosyo na to? Kapag naghahanap ka ng isang napakagandang negosyo, dapat tingnan mo kung yung negosyo mo is yung basic need ba talaga siya ng mga tao o hindi. Yung produkto mo ba or services is kung hindi bibili yung tao, mahihirapan ba sila? Mamamatay ba sila? Hindi, joke lang. So tingnan natin. When it comes to basic need ng tao, di ba? Yung basic need ng tao is pagkain, damit, bahay, tama? So sabihin natin, bahay. So, di ba? Okay naman yung bahay. Pero again, sa mga hindi pa nakakalam, ang bahay daw is a dead investment. Kasi pag binili mo yan, yearly, may tinatawag ka na land tax at may binabayaran ka na. Eh kung yung bahay mo hindi kumikita, wala kang negosyo dyan sa bahay mo, nagbabayad ka ng land tax taon-taon. So hindi yan asset. Magiging liability mo yan. Tama? When it comes to pagkain naman, pag nag-negosyo ka dyan ng karinderya, tama naman, pagkain.
kailangan ng tao yan. Pero hindi naman yung kakainin mo sa almusal is manok. At tanghali, kakainin mo ulit, manok ulit. At pagkagabi, manok na naman. So hindi pwedeng ganun. So, kailangan is marami kang variation, tama? So, basic needs. So, basically, yung pagkain niya 25% lang yan. Yung, sabihin natin, damit. Diba? Pag bumili ka ba ngayon ng damit, bibili ka ulit ng damit kinabukasan? O next week? O sa susunod na buwan? Hindi naman, diba? Pero kung titingnan mo, pag nag-load ka ngayon, pwede ka mag-load ulit bukas. Tama? Pag nag-load ka bukas, pwedeng mag-load ka ulit sa susunod na araw. Tama? Kasi kailangan mo talaga ng load. Tama? So again, ang dami pong pwedeng maging negosyo dyan. Pero titingnan nyo talaga kung talaga yung basic need ng tao. So, yan yung mga isa sa mga factors na titingnan nyo. At yung pangalawa, your business should have a unique selling proposition. So, ano yung unique selling proposition? Siyempre, ito yung negosyo na pinipilahan ng tao. Diba? E kung karinderiya, tanungin ko kayo, pinipilahan ba yun ng tao? Oo, pwede. Sa mall. Tama? Nung hindi pa pandemic. E ngayon, lockdown. Pinipilahan pa ba? Diba? Hindi siya pinipilahan. So, yun yung kagandahan. Doon, hanapin mo yung negosyo na kahit may pandemic, still, pipilahan ng tao. So, pangalawa, dapat, hinahanap ng tao. Tama? So, yung negosyo mo, hinahanap pa talaga yun ng tao? O sabihin na lang natin, nagbebenta ka dyan ng perfume o nagbebenta ka dyan ng mga gadgets. Pag ang tao ba hindi bumili ng gadgets mo or ng mga perfume mo or kung ano-ano yung pinagbinebenta mo, mamamatay ba sila? Or kakayanin ba nila? Oo naman, syempre, kakayanin naman nila. Pero sabihin natin, ikaw ngayong buwan, huwag ka muna magbayad ng bills mo sa bahay. Okay lang ba? Siyempre, hindi siya okay. Tama? Kailangan mo talaga magbayad ng bills sa bahay mo. So, yung sinasabi ko, ito talaga yung negosyo na yung tao talaga walang choice kundi lumabas ng bahay para magbayad. Yan yung sa bills payment. Tama? So, dapat, meron kang unique selling proposition. At yung pangatlo, dapat yung business mo ngayon is home-based. Bakit home-based? Kasi titingnan mo ngayon, ha? Dahil sa lockdown ngayon, dahil sa pandemic. Diba, ang dami dati, nung hindi pa lockdown, yung mga negosyo dyan, grabe. Ang daming tao pumapasok sa kanila. Yung mga saloon, yung mga grocery store, yung mga hardware, ama, yung mga bake shop. Eh ngayon, nagka-pandemic, napupuntahan pa ba? Eh malupit dyan. Dahil nga pandemic, yung dating establishment nila or pwesto nila na dati pinipilahan ng tao, pinupuntahan ng tao, ano yung ano, nakikita mo dyan? Makikita mo dyan sa labas, merong placard doon nakalagay. For rent. Diba? For rent siya. Eh ngayon, dahil nakakontrata sila sa buong taon, let's say ngayon, ano pala ngayon? September. Eh nakakontract na yon, isang taon. Babayaran mo talaga yung October, November, December. Wala kang choice. Eh de losses mo na yon. Kasi nga, kahit hindi ka nagnenegosyo, dahil nakakontract ka, babayaran mo talaga. Pero, pag ngayon naka-home base ka lang, yung negosyo mo sa bahay lang, wala kang empleyado, wala kang tax, wala kang binabayarang renta. Eh kahit anong pandemic pa yan, kahit yung pandemic, tumagal pa ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon, dahil home-based lang yung negosyo mo, wala kang binabayarang overhead expenses. Or kung meron man, nalilesen mo siya. Tama ba? So again po, yan po yung mga factors na dapat mong titingnan kapag naghahanap ka ng isang napakagandang negosyo. Kasi pag hindi mo nakita yung mga bagay na to, darating yung point, nagkaroon ng crisis, tulad ngayon, pandemic, dyan mo marirealize
Diyan ka magkakaroon ng mga pagsisisi, mga regrets. So again po, walang pagsisisi na laging nasa una o laging nauuna, laging nasa huli yan. Okay? So yung ginagawa natin ngayon, this is prevention. So prevention is better than cure. So again, sa pagnenegosyo, ganun din eh. When it comes to health, may prevention din. Sa pagnenegosyo, may prevention din. Para huwag kang ma-burn out someday. Na marerealize mo lang na ubos yung pera mo, ubos yung kapital mo, hindi ka kumita. So ngayon po, binibigyan namin kayo ng idea para ma-avoid mo, ma-prevent mo na magkaroon ka ng malaking losses someday. Again po, napakaliit lang po na magiging investment dito. Sa ganitong negosyo, this is the perfect business nowadays with a small capital. So, I'm very, very excited po talaga na i-share sa inyo yung business na to. So, good news po dyan dahil yung unified products and services is offering you one kind of a home-based business na pwede ka magkaroon ng unlimited income. So imagine mo, unlimited income. So paano siya magiging unlimited income? Pag ganito yan. Pero bagong lahat, konting background muna sa company natin. So ang company po natin, medyo patagal-tagal na rin po. It's been 9 years in the industry. Kapag naghanap ka ng isang stable na company, dapat tingnan mo kung gano'n siya katagal. Kasi pag yung negosyo na yan, below 2 years pa lang yan, medyo delikado pa. Kasi yung SEC registration or yung SEC na certificate na ibibigay sa mga company na 2 to 3 years and above. Kasi tinitingnan yan yung in and out ng cash flow nila. Kung kumikita ba talaga sila or palugi talaga sila. Kasi pag palugi yung mga company na yan, hindi yan mabibigyan ng certification. So good news din yung company natin, 9 years na po. So ganyan po kaganda yung business ni Unified. So ano ba yung mga tao sa likod ng company nito? Siyempre yung presidente natin, si Manuel Pascual, siya po yung president CEO ng Unified Product and Services, entrepreneur and presidente po ng Pascual Group of Companies. If familiar po kayo sa Pascual Group of Companies, mga Pascual Laboratories maybe, or mga ibang Pascual Group of Companies, ang dami po. Tsaka, pinagmamayari niya rin po yung Unified, yung U-Shopping, Unified Shopping, or GoCab. At ang dami pa po, Save More, Global Pawn Shop, Global Pinoy, Travel and Tours. Meron pa po siya mga taxi lines. Nako, grabe, ang dami po mga water station niya po. So, ano ba yung product ni Unified? So, yun yung pinaka malupit na tanong dyan. O, yun pala, no? We are duly registered din pala. May mga certification po tayo sa SEC, Bangko Sentral, tsaka may mga prior business permit po tayo. Okay. At mga branches po natin, ayan po, mayroon po tayong main office na sa Quezon Avenue po yan. At mayroon po tayong Cebu office, Davao office. At yung maganda dyan, may mga new branches po tayo ngayon, Cagayan de Oro, Butuan, Panawan, at saka yung Bacolod City. Kaya kung taga Bacolod ka, napakaswerte mo kasi may office po tayo dito. Kaya kapag nag-avail po kayo ng franchise, pwede po kayong pumunta sa office, pwede din po kayong mag-attend ng training doon. At libre yan, yung mga trainings na kinakandak kapag member ka na. So ngayon, meron din tayong international branches. Ito yung Qatar, UAE, Hong Kong, at Singapore. Yung kagandahan dyan, meron po tayong Malaysia at nag-expand pa po tayo exponentially sa mga ibang countries po. So, later on magkakaroon tayo dyan sa Taiwan, sa Japan, sa Africa, and then sa Canada, and then US. So, ang tabayanan nyo po yan. So, ngayon, ano po yung talagang product natin, Unified? So, yung flagship product po natin, yung tinatawag na e-cash account. So, when you say e-cash account, this is what we call electronic cash or electronic money. Or in short, that is e-cash or e-money. So I'm sure meron akong narinig na e-money. So again, that's shortcut lang po yun sa electronic money. Pero yung e-cash po natin, parang ganito po yun para mas lalo nyo maintindihan. So I'm sure po nakakita na po kayo ng Smart Padala. Tama? Smart Padala po, si Smart po yung nagmamayari niyan. At saka si GCASH, kay Globe po yan. Tama? And dito po sa Unified, yung product po natin is e-cash account. Pag sinabing e-cash account,
si Unified lang po ang pwedeng gumamit niyan. Pag may ibang company na gumamit ng logo natin or yung trademark natin, pwede po natin silang sampahan ng sangkatutak na kaso. So kaya walang pwedeng gumamit niyan, kundi tayo lang. Ganon din po yung SmartMod at saka GCASH. Sila lang po yung pwedeng gumamit ng trademark nila. Okay? So pangalan po ng company natin is Unified Product and Services. So ano ba yung mga pwede kong ma-avail kapag nag-franchise na ako ng Unified Product and Services? So dito po, magkakaroon po kayo ng 10 source of services or 10 sources of income through this online services. So ano ba yung mga services? Meron po tayo dyang remittance or yung pera padala, bills payment, loading, ticketing, travel and tours, hotel, and booking and insurance. At ang dami pa po, sangkatutak yan. So imaginein mo po, gaano ba kaganda yung remittance business? Oh, we'll say, when we talk about remittance business, di ba, yung mga OFW, yung mga buhay ng mga bayani natin, tama? So, palakpakan naman natin yung mga buhay na bayani natin. Ayun. So, when it comes to remittance, hindi po kayang isaturate ng mga remittance centers ang mga pera ipinapadala ng mga OFW dito sa Pilipinas. Imagine niyo po, 2014, napagpadala po yung mga OFW ng $20.1 billion. Imagine niyo po ah, hindi po 'yon peso, dollar po 'yon. Hindi po 'yon million, billion po 'yon. That was 2014. Noong 2015, nakapagpadala po yung mga Pinoy natin dito sa Pilipinas. That is $31.4 billion. Imagine niyo kung gaano kalaki yung pera na 'yon. At saka yung 2016 na pagpadala po ng $40.6 billion. Imagine mo, sobrang laki. Eh, 2016 pa yun. Eh, how much more na lang ngayon? 2020 na. So more or less, more likely mga $100 billion na po ang naipapadala ng mga OFW natin dito sa Pilipinas. So ngayon po, di ba kayo nagtataka? Bakit yung mga remittance center, nagtatabi-tabi yung mga yan? Isa pa sa ipinagtataka din ng karamihan, bakit, di ba normally kapag yung mga negosyante nagtatabi-tabi, di ba, nalulugi sila kasi nagkokompetensyahan sila sa isa't isa. Pero kung titingnan mo naman yung remittance center, sobrang tagal na nagtatabi-tabi yung mga yan. Bakit hindi sila nagsasara? So isa lang ibig sabihin dyan, ganyan po kalupit yung negosyo ng pera padala. Hindi po kayang isaturate ng mga remittance centers yan. Kaya tuloy pong ligaya ng mga remittance centers, kahit magkakatabi yung mga yan, still kumikita sila. Alam nyo kung bakit? Kasi yung tinatawag na spillover. Kasi pag yung Palawan, grabe yung pila at katabi niya, si Cebuana, eh nagmamadali yung mga customer. Eh kung mababa pila sa Cebuana, walang pila, saan ka pupunta? Eh di, dito ka na sa Cebuana, tama? So, kumbaga, nasasalo ng mga katabing remittance centers kapag grabe yung pila, nasasalo nila, tama? So, kaya they still benefit on each other. Kaya huwag kayong magtaka na yung remittance center still nakatayo pa rin kahit ngayong panahon ng pandemic. So, ganyan po ka-powerful yung remittance business. At good news dan, yung remittance business na yan, pwede mo nang gawin kahit sa bahay mo na lang. At yung remittance business, nandito na ngayon, ipinasok sa o isinama sa e-cash account. At pinapalakpakan po yan. Hello, may tao po ba? Ayun, may nakita ko mga kamay. So thank you so much. So again po, ano pa ba yung ibang services ng e-cash account natin? Pag may e-cash account ka, magkakaroon ka ng bills payment. Ano ba yung bills payment? Siyempre yung pagbabayad ng bills. Pag pumunta ka ng SM, bayad center yun yung binabayaran mo. Alam mo kung magkano yung franchise ng SM sa bayad center? Mura lang naman. Mga 1.2 million lang naman. So ganun po ka kalupit yung bayad center. Franchise po ni Merel ko yan. Pero siyempre may kasi bills payment. Gano'n ba kaganda yan? So again, sa sinabi ko na kanina, kung ikaw, yung tatanungin ko, huwag ka muna magbayad ng bills mo ngayon sa bahay. Okay lang ba? Sigurado ako na hindi okay. Kasi
mga isang araw nga lang eh, na wala kang ilaw, di mo kakayanin. Sobrang init na panahon ngayon, wala kang electric fan, wala kang kuryente, nako. Iiyak ka talaga. Iiyak ka. Iinig ka sa sobrang alinsangan ng panahon ngayon. Hindi mo kakayanin. At saka pag gabi, pag natulog ka nang walang ilaw, nako, grabe yung lamok ngayon. Kontra dengue. Kapag wala kang ilaw, dedenggehin ka. Tama? Hindi mo makita yung lamok. Hindi mo magaganon eh. Tama? Kasi wala kang ilaw. So, kailangan talaga. Meron talagang kuryente. Tama? So, ganun po kaganda yung bills payment. Yung tao po, lalabas mo ng bahay kahit may pandemic, kahit po lockdown, eh ayaw maputulan. Ilalabas talaga ng bahayan. Eh what if, di ba? Sa bahay mo, paglabas niya ng bahay mo, nakita niya, ay, meron na palang, o di ba? Meron na pala dyan sa harap. Diyan na lang ako magbayad. O, diba? So, ganun po kaganda yung bills payment. We are selling convenience sa mga kapitbahay mo at sa mga taong kakilala mo. Ayan, may mga pumapasok. So, i-welcome lang po natin. So, welcome po sa mga guests, sa mga pumapasok po. Sige po, mamaya po, may mga tanong-tanong po kayo. Pwede po kayo mag-type dyan sa chat box natin. Lagay niyo lang yung mga tanong niyo dyan at mamaya po babalikan po natin yan para ma-accommodate. Okay? So ngayon po, ano pa ba yung services natin sa Unify? Meron po tayong loading. So yung loading kasi ngayon, isa na to sa mga tinatawag na basic need. Di ba yung basic need dati ng mga tao is pagkain, bahay, damit, tama? Pero ngayon, yung loading, isa na to sa mga basic need ng tao sa panahon ngayon. Bakit? Patutunayan ko yan. O, tingnan nyo. Pagising sa umaga, ano ba yung unang hinahawakan? O, diba? Cellphone. Tama? Pag bago matulog sa gabi, ano yung huling hinahawakan? Diba? Cellphone pa rin. Cellphone. Tama? So, cellphone talaga. Tama. O, at ito pa. Ito pa yung malupit. Diba, sa iba may mga trabaho 'yan. 'Di ba? Nagko-commute yung iba. So pag nag-commute ka na, papunta sa trabaho mo, medyo nasa kalagitnaan ka na papunta sa trabaho mo. Eh ngayon, na-realize mo na nalimutan mo yung wallet mo. Yung wallet mo, babalikan o hindi? Siyempre, naisip mo, okay lang pagpunta ko kasi sa office, meron na mga ako mahihiraman na pera doon. Tama? So, hindi mo na babalikan yung wallet mo. Pero yung tingnan natin, what if hindi wallet yung naiwan mo? Yung naiwan mo, cellphone mo. Ngayon, yung tanong, kalagitnaan ka na ha, naiwan mo yung cellphone mo. Knowing, nagtitext sa'yo si hubby mo, si girlfriend mo, si boyfriend mo, naiwan mo yung cellphone mo. Yung tanong, babalikan, hindi? Babalikan. Kasi bakit? Kasi pag hindi ka nakapag-reply kay hubby, nako, nagod ka. World War 3 yung labas nun. Kaya hindi talaga dapat pwedeng maiwan yung cellphone. So kahit nasa office ka na, uuwi ka talaga, babalikan mo talaga para kunin yung cellphone mo. Kasi baka makita ni hubby yung mga tinitext doon ng ibang tao doon. Baka mag-away kayo. Kaya konting ingat lang, ha? Sa mga may tinatago dyan, sa mga cellphone, nako, ingat-ingat kayo. At, of course, meron din tayong tinatawag na ticketing. Gano'n mga kaganda yung ticketing? Kasi sa panahon ng 1980s, nag-boom po yung tinatawag na coffee business. Di ba? Yung kape. Yung panahon na yun, 1980s. Kung nag-start ka na negosyo ng kape nung time na yun, ito kasi yung tinatawag na million-dollar business nung time na yun. Pero nung 1990s, alam niyo ano yung nag-boom? Nag-boom yung tinatawag na billion dollar business. Yung tinatawag na mga health and beauty products. Naalala niyo yung mga tinatawag na sinsansu? Di ba? Naging uso yun, di ba? Yung mga ganon-ganon para pumuti ka. Yung mga pampa-beauty, yung mga lipstick, yung mga Avon, yung mga Natasha. Nag-boom sila. Billion dollar business yun. Pero alam nyo, ever since, mula noon hanggang ngayon, may tinatawag na trillion
dollar industry, trillion dollar business. At ito po yung ticketing business. And good news po dyan, yung ticketing, yung bills payment, yung e-loading, tsaka yung pera padala na business, nandito na po lahat yan, napapaloob sa e-cash account. At pinapalakpakan po yan. Napulak ay, grabe. Grabe ba? Maingay ba ako? Pasensya po ah. Medyo excited na po ako sa business. Kaya hindi ko talaga ma-contain. Kaya medyo ganito na po talaga ako mag-explain. Parang sumisigaw. Pero sa totoo lang, nagpapaliwanag lang po. Ha? Okay. So, ngayon, grabe. Grabe talaga yung loading. Ito pa yung malupit sa loading. Di ba sa loading, pag mag-cashband ka bilang isang mega dealer, pag mega dealer ka, ito yung ikaw yung naglo-load wallet sa mga retailer. At pag nag-invest ka noon or nag-cashbank ka sa mga telco, magbabayad ka ng 800 kay Smart, kay Globe, kay Sun. So, mangilan-ilan yun. 2.4 million lahat yun. Pero dito sa Unified, hindi mo kailangan magbayad ng ganun kalaki. So, dito sa Unified, retailer ka na at the same time, mag-a-upgrade ka sa loading mo. Mega dealer ka din at the same time. Tama? So, ganun po yung one-stop shop business natin. One-stop shop business dyan sa screen natin. At dito, ay ito pala, one-stop shop business. So, ganun po siya kalupit. So, pero, again o, hindi na gano'n yung presentation ko. Yun, yung sinasabi ko kanina, yung tinatawag ng mga cashband. Yan, pag naglabas ka nito, again, maglalabas ka talaga ng 5 million. Yan, Mr. Yun, 1 million, Bayad Center, 1.2, ticketing, loading, 800,000 per telco. 5 million. So, yung tanong dyan, meron ka bang 5 million? Alam ko gusto mo yung negosyo. Gustong-gusto mo, tama? Pero yung nakakalungkot, yung nakakalungkot lang dyan, yung nakakapanghina ng loob, is kailangan mo maghanap ng 5 million. Tama? Kasi sa panahon ngayon, kahit gaano kakapositive, kahit gaano karami yung vitamin C na nilaklak mo, gaano ka ka-healthy, pag wala kang pera, manghihina ka talaga. Tama ba? Tama. Especially, 5 million yung ilalabas mo, manghihina ka talaga. Tama. So, nakakapanghina talaga ng loob yung 5 million. Pero good news dyan, dahil hinanapan niya ng company ng paraan. Para naman, medyo lumakas-lakas yung loob mo. Okay? So, dito sa Unified, meron pong nilabas yung company na pwede mo i-invest na hindi ka na maglalabas ng ganyan kalaki. So dito po, 599,000 na lang. Meron ka ng franchise na parang Western Union sa kalaki. Ganyan po siya. So ito po yung outlet sa La Carlota. Yung maaari po niyan is isang doktora. Dinagdag niya lang po sa existing business niya. So yung franchise po natin sa 599, 5 years contract po yan. Tsaka may profit sharing po yan. At saka kailangan po yun ng mga business permit. Kailangan po yun ng magandang location. At atin ka ng AMLA seminar. Okay? So pag, pero, alam po naman na hindi naman lahat mayroong 599,000. Medyo applicable to sa mga corporation or sa mga cooperatives or medyo sa mga mayayaman na negosyante, pwede yan. Pero, paano naman yung medyo hindi naman mayaman na negosyante, hindi naman may kalakihan na kapitan. So good news dyan, ginawan ulit yan ang paraan ng company. So ginawa niya, gumawa siya ng isang package na medyo mas mababa dyan na pwedeng ma-afford na maliliit na negosyante. Ito yung tinatawag na e-cash pay center. So sa e-cash pay center, maglalabas ka ng 65,000. At yung kagandahan dyan is hindi na kailangan na maganda yung location mo. Yung kailangan lang dyan, meron ka lang pwesto or kahit bahay mo or kahit yung pwesto mo na sa tuktok ng bulkan or bukid, pwedeng-pwede yan. Lagyan ng e-cash pay center. So e-cash pay center, ganun din. Kailangan din ng business permit. At atin kailin ng AMLA seminar sa Banco Central. So pero, yung tanong dyan is, what if kung wala kang business permit?
wala ka ring malaking capital. At hindi ka maka-attend ng AMLA seminar. So again, hinarapan ulit ang paraan ng company yan. Na hindi ka na maglalabas ng 599 or 65,000. Dito, this time, maglalabas ka na lang ng mas mababa sa 65,000. So ngayon po, magbibidding po tayo. Okay? So sa tingin nyo, magkano kaya ang tinatawag na global package or home-based package? Magkano kaya? So medyo meron ba diyang suggestion, meron ba diyang wild guess? 20k. Okay. So meron pa diyan? Mas mataas, mas mababa? Meron pa ba? O bidding tayo. Okay. So yan, may sabi 20k. So good news diyan, dahil hindi po siya 20k. Kasi mas mababa sa 20k. Ngayon po 14,998 na lamang po yung home-based business package po natin. At pinapalakpakan po yan. Ayun. May narinig ako mga palakpak. At salamat sa puso. So, ano ba yung mga inclusion ngayon ng 4998 na to, ng home-based package na to? So, ito po, lahat po ng services na yan, magiging inyo po yan. At i-install lang po natin yan sa cellphone mo, sa laptop mo, or may meron kang tablet dyan, or sa computer mo, i-install lang po natin yan. At kasama na po yung mga additional na mga freebies dyan, aside sa services, meron po tayong 30% na lifetime discount pag bumili ka ng mga tangible products ng Unify. Kasama na po dyan 100,000 na personal accident insurance. At meron din po tayo na freebies or wellness products worth 4,000. At also, meron din po tayo na marketing materials, mga brochures, at saka free po yung training. Okay? So, huwag po kayong mag-alala na baka pag nag-member kayo, hindi nyo alam kung paano gamitin yung system. Don't worry po, meron po tayong scheduled trainings para po mas matutunan nyo po kung paano po gamitin yung system natin. So, isi-schedule po yan pag nag-avail po kayo ng franchise. Okay? So, yung business po natin is pwede ka po mag-transact 24/7, anytime, kahit saan, kahit kailan. San Miguel Beer. O, di ba? Parang San Miguel Beer lang. O, di ba? One-stop shop. Pag sinabi nga, di ba, yung the most convenient business daw, you can do using your mobile phone. Is ito yung tinatawag na home-based business. Because when you have a home-based business, the world is in your hands. Bakit nasa kamay mo? Kasi yung cellphone mo nasa kamay mo. At dyan sa cellphone, nandyan yung mga services ng Unify. Tama. So, ganun po siya. So, basically po, cellphone na po yung gagamitin mo. Pwede ka na mag-transact ng ganitong one-stop shop business anytime, anywhere you go. Okay? So, example ng mga home-based partners natin, yan po, yan, batang-bata po, yung may-ari niyan, grabe po, power na power. At saka yan, isa po sa mga top earner natin yan, mga one year na po siya nag-avail ng franchise, pero ngayon po, nakikita niya na po at na-enjoy yung mga kinikita niya sa Unify. Siya po yung isa sa mga member na nung sumali na gabi ng franchise, in just a matter of 2 days pa lang po na nag-join sa Unified, nagkaroon po siya ng booking. Imagine mo po, tatlo po yung na-book niya na ticket. Eh yung booking po natin, 500 pesos yung pwede mong kitain per transaction. Eh tatlo po yung pasahero niya. Imagine niyo po, saan ka nakakita ng kumita ka ng 1,500 pesos in just 5 minutes. E samantala, nung nagbabantay siya sa sari-sari store niya, yung 1,500, kinikita niya yan sa isang araw. Buong araw yan. Gumigising siya alas 6 ng umaga, nagsasara siya alas 10 ng gabi. E dito sa Unified, kinita lang niya yung 1,500 in just 5 minutes. Ganun po kalupit yung ticketing business natin sa Unified.
At ayan, mayroon mga kumuha na bahay lang nila. So, dito nakakamura ka kasi pag wala kang pader, gagawin mo pader yung tarpulin ng Unified. Hindi nakamura ka, di ba? O, ganun po. Ilalagay mo lang po yan sa pader nyo. Ididikit nyo lang yan. At meron ako yung instant, one-stop shop negosyo. Kahit sa bahay lang. O, di ba? At ito may mga iba nag-avail. May mga existing na franchise, may mga sari-sari store. Grabe po. Nilagyan na po nila ng tarpulin. Di ba? Yung iba dyan, bakery. Yung iba dyan, pharmacy. Yung iba, sari-sari store, hardware. Yung iba dyan, bahay lang talaga. Tama? So ngayon, kung yung bahay mo, nagbabayad ka ng land tax mo, o di ba? Taon-taon. Ngayon po, dahil may negosyo ka na, yung bahay mo, hindi na yan liability. Magiging asset na yan. Kasi nga, meron ka ng bahay na may negosyo. Ito na po yung uso ngayon. Hindi na po uso yung pwesto na may negosyo. Yung uso ngayon, bahay na may negosyo. Yan. So, paano ba yung ngayon? Pag nag-avail ka ng franchise, yung tanong dyan, sir, paano ba kami kikita dyan sa pagkuha ng franchise? So, paano kumita sa Unified? So, dahil meron tayong mga online services, kikita ka per transaction. So, per transaction sa loading, normal na ngayon na kumita ka ng 3 to 5 pesos every time nagtatransact ka. Tama? Pero yung malupit dyan, dahil nga meron tayong load wallet, naglo-load wallet tayo sa mga retailer, at yung malupit dyan is free po yung registration natin. Hindi po tayo nagpapabayad. Libre lang po yung activation. So, ibig sabihin, pwede ka palang mag-activate ng napakaraming retailer. Bahala ka sa buhay mo kung ilan yung gusto mo. Pwede 1,000, pwede 2,000, pwede mas marami pa nun kung kaya mo. At pag nag-load wallet ka sa mga retailer na yon, magkakaroon ka ng 2%. Yan yung rebates mo. At saka sa ticketing, dalawa po yan. Meron po tayong local ticketing, 500 po yung maximum na income mo per transaction. At saka sa international, 1,000 po yung kikitain mo. So pag 1,000 yan, nag-book yan ng Manila to Hong Kong, kumita ka ng 1,000. So yung tanong, meron ba nag-book papuntang Hong Kong na hindi bumalik? OFW? Bumalik yan. Tama? Kasi nakakontract lang sila. E pag bumalik yan, saan niya magpapabook ulit? Idi sa'yo na ulit. Tama? Yung 1,000 mo magiging 2,000 pesos yan. At yan sa insurance. Meron po tayo dito, Malayan Insurance. Yung mga binibenta din ng mga pawn shop, Malayan din yan. Meron din tayong FPG, yung may fire insurance. Meron din tayong CTPL. Ito po yung sa mga kotse, sa mga sasakyan, sa mga motor. CTPL insurance po. At meron din po tayong MAXICARE, health and hospitalization insurance, meron na po tayo ng ganun. So, ganun po. So, dito pa sa insurance natin, halimbawa na lang, Malayan Insurance, pag binenta mo yan, 300 to 500 pesos, yung coverage yan is 100,000 in a year. Pero yung madi-deduct lang po sa system mo is only 80 pesos. Parang nagbenta ka lang po ng ticket. Ganun po, kalaki yung kikitain mo dyan. Pero yung strategy po namin dito sa insurance, share ko lang po, na kapag nagbenta ka, huwag yung paisa-isa. Kasi pag paisa-isa yan, eh mapapagod ka. Kunwari, maganda itong ibenta sa mga construction, construction, doon may benta sa mga key person, sa contractor. Pag sa cooperative naman, doon may benta sa presidente. Or pag mga drivers association naman or mga toga, doon mo i-offer sa presidente nila. So pag na-offer mo sa presidente nila, sabihin mo, tatungin mo muna siya, press, magkano ba yung member ng toga mo? Meron akong 100 na members. Hoy, grabe sir, 100. Sir, meron akong offer sa'yo. So kung may 100 ka na members, sir, ganito, pag ipasok natin yung insurance namin, sa TODA mo, bibigyan ka namin ng komisyon 100 pesos per policy or per may mag-avail sa mga members mo. E 100 members yon. Ngayon yung presidente napaisip, 100 times 100. Oh, meron akong 10,000. Imaginin mo, meron siyang 10,000. Ipasok lang niya sa TODA niya yung insurance natin. Eh, doon sa 100,
pag binenta mo yun ng 300, minus 100, meron kang 200. Eh, minus 80 ng charge natin, meron ka pa rin 120. So, 120 pesos times 100. Magkano yun? Meron kang 12,000 pesos. Tama? So, meron ka pa rin 12,000 pesos. Yung malupit doon is every year. Dahil yearly lang yan, yung insurance natin. Every year, meron yung presidente ng TODA, 10,000 pesos na nakukuha sa iyo as commission. At every year din, meron ka ding 12,000 pesos na kinikita mo kahit wala ka nang ginagawa. Kasi nga, nagre-renew sila taong-taon. Tama ba? So, ganun pa kalapit yung insurance. Maganda yan, pangmaramihan. Hindi pa isa-isa. Okay? Pag isa-isa, okay na yan pag nagpa-practice ka pala. Pero pag napapagod ka na, yun yung gawin mo. So, ngayon, remittance business. Paano ba kita sa, paano ba tayo kumita sa remittance? Yung kagandaan ng remittance business natin, isa po tayo sa may pinakamababang remittance charge. Kasi, pag nagpadala po tayo sa system natin, e-cash to e-cash, 50,000 pesos, ang charge mo ng system is only 25 pesos. Try mo magpadala sa Western Union ng 50,000. O di kayo sa Palawan na lang kung magkano yung charge ng 50,000. Mga ilang yan, baka i-charge kayo ng 1,000 to 1,500. Ganun po kamahal. Pero dito sa Unified, 50,000, pwedeng charge dyan 25 pesos lang. At syempre, meron din tayong mga ibang partners dyan. Partner na po natin, si Western Union, si Cebuana, si SmartMoney, si GCASH. So may mga kanya-kanya po silang tarif. So iba din po yung mga charges nila. Pero ang maganda lang dyan, is pwede na po tayong magpadala at mag-receive kung mga partners natin yan. So, ibig sabihin, Cebuana, pwede magpadala, pwede kang mag-receive. Ganon din po sa Western Union, sa SmartMoney, sa GCASH. So, at meron din po tayong mga international na partners. Pag may nagpadala po sa abroad, pwede na po natin yung i-receive dito po sa system lang natin. Kahit na sa bahay lang pa. Ganon po siya kaganda. At ito po yung mas grabe. Yung bills payment. Kasi dito sa bills payment, pwede kang kumita ng 20 to 50 pesos o kahit hanggang 100 pesos depende sa konsensya mo. Bakit depende sa konsensya mo? Kasi nasa sa'yo. Baka depende sa'yo kung magkano ang i-charge mo. Kasi meron kasi kami kakilala na nag-a-build din ng franchise. Meron siyang internet shop. Yung shop niya ay nasa harap ng barangay hall ng Tabugon. Yung Tabugon po, isa po siya sa mga barangay ng Kabangkalan City. Alam mo magkano yung chinacharge niya? Kasi kung galing ka ng Tabugon, pag nagbayad ka ng bills o nagpadala ka na, o nag-claim ka ng pera o nagpadala, like Cebuana, pupunta ka talaga sa Kabangkalan City at sasakay ka talaga ng series o ng bus. Eh magkano yung binabayad sa bus? 60 pesos yung papunta. Eh balikan yun. Pagbalikan yun, that is already 120 pesos. Eh, sa 120 pesos mo, umalis ka pa ng bahay, nainitan ka pa, napagod ka pa, nagutom ka pa, nauhaw ka pa, at walang, hindi kasi nuwerte, napikpakit ka pa. Tama? So, ang dami mong pwede kang malasin kapag lumabas ka ng bahay. Yung malupit dyan, baka mahawa ka pa. Tama? Pag lumabas ka ng bahay. Eh, doon sa 120 na yon, ilang oras ka pa bago nakabalik? Eh dito, kung ako, 120 pesos yon pag lumabas sila ng bahay, eh ako magcha-charge na ako ng 100 pesos. 5 minutes, bayad ka na. Saan ka magbabayad? Diba dito ka na lang? So ganun po yung bills payment. Pag nakita mo yung area mo, nakakita ka ng opportunity dyan, kapitbahay mo, ayaw na lumabas kasi natatakot mahawa, nako, patok na patok yung bills payment dyan sa lugar mo. At pag wala pa dyan sa lugar mo, good news dyan, ikaw yung mauuna sa area mo. Lagyan natin ng bills payment at additional services yung bahay mo. Ngayon yung bahay mo, pipilahan na yan ng tao. So nakatulong ka na sa barangay mo para hindi sila mahawa at hindi na sila lalabas ng bahay. Natulungan mo pa sila na convenient sila. Natulungan mo pa yung sarili mo na kumita ka. Saan pa yung mas maganda? Kasi dati, sila yung nagne-negosyo, sila yung kumikita sa'yo. Ngayon, ikaw naman yung magne-negosyo para ikaw naman yung kumita. So, saan yung mas masaya?
sila yung kumikita pa rin o ikaw na ngayon yung kumikita? Di ba mas masaya yung ikaw na ngayon yung kumikita? Tama? So kaya nga, dapat dito, business-minded ka. Kasi pag may opportunity na nakikita dyan sa lugar mo, nakuunahan mo na. Kasi pauna-unahan yan. So kaya, I really suggest, try nyo yung business na Unified. Okay? So yan yung mga services mo natin. Kasama din yan, bonus na lang yan, yung travel and tours. At kasama din yan yung hotel booking. At marami po yung additional dyan. Meron po tayong mga Sealine, yung mga Togo, Transpass, TransAsia. Meron po tayong GoCA, meron pa yung online shopping. At mamaya po, actually po, sa bills payment, partner po natin si Bayad Center. At saka si Basiwa po, partner na po natin. At maya-maya na po yung mga ibang mga billers, papasok na rin yan. Pag-ibig po, actually nandito na po sa system natin, yung home credit. Ako, grabe. Sayang, yung mga kapitbahay mo na nagbabayad, lumalabas pa ng bahay. Saluhin mo na lahat yan. Okay? So ngayon, yung kagandahan ng business po natin, sa totoo lang, yung lahat ng narinig nyo, akala nyo, yun na yun lahat. Actually po, hindi. Yung lahat ng narinig nyo, that is only 20% ng kitaan dito sa Unified. So ngayon mo nagsasabi, ha? 20% pa lang yun? Oo, 20% pa lang yun. Tama yung narinig mo. Kasi dito sa Unified, meron tayong tinatawag na 80% ng kitaan. Ito yung tinatawag na additional benefits and privileges. Ito yung mga incentive natin. So, hindi mo talaga maiiwasan. Darating sa point, kapag nagne-negosyo ka na dyan sa area mo, di ba? Pandemic ngayon. Tapos, pag nag-avail ka ng franchise, maglalagay ka ng carpooling sa labas ng gate ng bahay mo. Tama? Ngayon, di ba? Every morning, may mga nagja-jogging dyan. O magja-jogging sila, tama? Yung nakita yung nagja-jogging na naka-face mask, tama? Hinihingal sila ng hinihingal kasi naka-face mask. Imagine mo nagja-jogging naka-face mask. Yung iba, naka-face shield pa. Kasi bakit? Kasi pag wala silang face mask at face shield, dadakpin sila ng mga pulis. Ganito ka-stricto ngayon yung lockdown. Pag wala kang face mask, nahuli ka sa labas, nako, huli ka talaga. Isasakay ka sa service nila. Kaya, pero ito yung malupit. Pag may nag-jogging dyan, napadaan dyan sa bahay mo. Diba? Jogging yan. Ganun, no? At pag nakita yung tarpaulin mo, jogging-jogging. Oop! Babalik yan. Diba? So ngayon nakita yung tarpaulin mo. Ngayon, ano yan? Siyempre mag-i-inquire yan. Ano yan eh? Magiging interesado yan. Parang naghahanap ako ng ganitong negosyo, yung Bayad Center, parang gusto ko to eh. Tanungin ko kaya. Ma'am, good morning. Ma'am, pwede ba, pwede ba magtanong? Ma'am, saan kayo makakita na, saan kayo kumuha na ganito, ma'am? O, di ba? So, yung taga maiiwasan, meron talaga magtatanong. Eh, kung nagtanong yan, at, syempre, kung alam mo na wala kang kikitain, di ba? Nagtanong, wala ka namang kikitain, sasagutin mo ba? Syempre, hindi mo sasagutin. Kasi, wala ka namang kikitain eh, di ba? Pero pag sinabi ko sa inyo na meron kang kikitain, yung tanong, sasagutin mo ba? Siyempre, may kikitain ka eh. So yun po yung tinatawag na mga additional benefits natin. Na kapag meron kang tao na i-refer sa business na to, kahit wala ka nang ginagawa minsan, pwede ka pa rin kumita. So dito ka magkakaroon ng tinatawag na passive income. So paano ba? So paano ba yan, sir? Paano kumita? So meron tinatawag na direct referral bonus. Kapag merong tao na nagka-interest dahil sa iyo, dahil ikaw yung kumausap, dahil ikaw yung nag-refer, yung gagawin mo lang is dadalhin mo lang sa office, papakausap sa amin, at kami yung magpe-present. Hindi ikaw yung magpe-present kasi bago ka pa lang. So, re-refer mo lang, nag-avail ng franchise, o kung ikaw yan, nag-refer ka, di ba, si Dealer A. Good, just bibigyan ka na ng company ng tumatagiting na 1,000 pesos. At papasok yan sa e-cash account mo. So yung system po natin, binary po yan sa incentive natin. So meron tayong left group sales at right group sales. So pag may pumasok pa ulit, may gusto kumuha ng franchise, pwede mong ilagay sa right group sales mo, si dealer B. At magkakaroon ulit ng another 1,000 pesos. At what if si dealer A, sabihin na natin, may isa ka pang naipasok, ilalagay mo dun sa
ilalim ni dealer. Eh, kasi wala kang choice. Ilalagay mo lang sa either sa left or sa right. So, pag ilalagay mo doon sa ilalim dealer A, don't worry. Kasi yung 1,000, sa'yo pa rin papasok yan. Okay? So, this is unlimited po yan. As many as you can. So, ibig sabihin dyan, pag may 10 kang naipasok, kunwari, seaman ka, meron ka kakilala na interesado din, 10 sa kakilala mo, nirefer mo, nagustuhan yung business, bumili din sila ng franchise, meron kang 10,000, papasok yan sa ECASH mo. At pag 100 yan, meron kang tumatagiting na 100,000. Again, that is unlimited. Okay? So, ganun po siya kalupit. So, pero what if naman, sir? What if merong pumasok? Oh, merong ipinasok, yung ipinasok ko, pero hindi ko nakakilala. Tama? Ito na tinatawag na indirect referral bonus. So, this is from second up to the 10th generation. So, ayan. Kung si dealer A, siya yung first referral mo. Meron ka 1,000 dyan. Pero what if si A, meron siya naipasok, si C, hindi mo kakilala. So, good news, bibigyan lang kapag yun ng 60 pesos. At again, yan ay from second up to the 10th generation. So, ibig sabihin, pag si C may naipasok si D, still meron kang 60 pesos. At pag may naipasok hanggang sa pang-10 na referral, still may 60 pesos ka. Pag pang-11 na yan, syempre, wala na. Kasi, yan ang binigay na limit na company. So, nagkakaroon ka ng 60 pesos. O, diba? Lupit. Pero, ito, pag na-perfect mo yan, up to the 10th generation, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Perfect indirect referral projection. So, sa left group sales mo, right group sales mo, dumadami na yung dumadami. Kasi darating talaga sa point, kahit tulog ka lang, hindi ka na nagre-refer. Yung nagre-refer, yung mga naipasok mo na. So, at the end of the 10th generation, pwede kang magkaroon ng 245,520 pesos kahit wala kang ginawa. Tama? So, that is indirect referral. Ganun po siya kalupit. So, next dyan. Meron natin tinatawag na sales match bonus. Ano man yung right o yung sales match bonus? So, again, dito po, bibigyan po tayo ng company ng right group sales tsaka left group sales. So, yan, meron kang left and right, si dealer A tsaka si dealer B. Pag nakita ng system, meron kang isa sa left at meron kang isa sa right, bibigyan ng company ng bonus. Anong bonus na to? Ito yung sales match bonus na 1,500 pesos. At yung malupit dyan, what if may pumasok pa sa organization mo, hindi mo kakilala, okay, o nirefer ni B at nirefer ni A na hindi mo rin kakilala, nakita ng system may isa sa left at may isa sa right, good news, may another 1,500 ka. Matumataginti. At paramihan ng parami, may pumasok dyan na hindi mo pa rin kakilala, still may 1,500 ka, papasok yan sa account mo. At dito, in every referral mo or every pairing mo, meron kang bonus na 300 worth of GC na nababawas yan sa pairing mo. So, yung pairing mo magiging 1,200 na lang yan, yung 300, papasok yan sa GC. Pero yung good news dyan, meron kang maximum na income na 60 pairs per day. So, ibig sabihin, pwede kang mag-pair dyan sa isang araw. So, 60 pairs times 1,500, that is equivalent to 90,000 a day. Yan yung pwede mong kitahin sa isang araw. At sa isang buwan, 90,000 a day times 30 days, that is 2.7 million pesos potential income mo na pwede mong kitahin. Potential, ha? Pag sinabi potential, pwede mong kitahin. Sabihin na lang natin, no offense sa mga employed. Kasi ako din, employed din ako. Kasi ito lang, pag employed ka, sabihin natin, isang buwan, overtime ka, hindi ka na natulog in 30 days, pwede mo bang kitain yung 2.7 million na yan? Sigurado ako, hindi mo makukuha yan. Pero dito sa Unified, pwede dumating sa point na kahit hindi ka na natulog at hinataw mo yung business, pwede mo kitain yung 2.7 million. Tama? So again, that is potential income. At ito yung pinakamalupit dito. Kasi, meron tayong tinatawag na sales match slow projection or slow income projection. Na dito sa Unified, pag pumasok ka
sabihin na lang natin, ilagay natin na wala kang ka-experience sa business, kumbaga first time mo na na pumasok sa business. At saka part-time ka lang. Or full-time ka man, mas maganda. At saka, yung naipasok mo lang, dalawang tao lang sa isang buwan. Yan ha? Dalawang tao lang. Very conservative na yan. Sa ganitong negosyo, hindi ako naniniwala dalawang tao lang maipapasok mo. Kasi nga, yun ang may kakilala dyan eh. Kakapasok niya pa lang, nung gabi na yon, nag-post siya sa Facebook. Sinabi niya sa Facebook, Lord, grabe, I'm so blessed. Thank you, Lord. Meron na ako ngayong travel and tours business. So para sa mga kakilala ko dyan, pwede na kayo mag-inquire sa one-stop shop business ko. O, diba? So man nag-inquire dyan, may nagtanong how, paano, details, diba? So, nireplyan niya, alam niyo may nag-avail agad. Within that week, within 1 week, meron nag-avail sa kanya dalawang tao lang. How much more sa isang buwan? Ilan kaya yung pwedeng maipasok na tao? Pwedeng mas marami pa sa dalawa. Tama? Pero, sabihin na lang natin, meron tayong naipasok na dalawa lang sa isang buwan. Alam mo kung ano yung pwede mo kitain dito sa dalawa lang? O kunwari, ikaw yan. Dalawa na ipasok mo, si A at si B lang. So meron kang tigwa 1,000 dyan. So meron kang kinita na 1,500 sa pairing. So ngayon meron kang 3,500. So kung titingnan nyo yan, sa isang buwan, yung isa, may na-refer na dalawa. At yung dalawa na yan, may na-refer din na tigda dalawa, magiging apat yan. At yung apat, magre-refer din yan na tigda dalawa nila, magiging walo yan. So magiging 16, 32, o 64, 128, hanggang umabot niya ng isang taon. 2,048 yan sa left at sa right. So ngayon, 2,048 na pairing yan times 1.5. Magkano yan? Magkakaroon ka ng 3,126,000 sa isang taon. That is your potential income. So yung tanong dyan sa kinita mo na 3 million sa isang taon, ilang tao dyan yung na-refer mo, yung ipinasok mo? Ilang tao lang? Dalawa lang. So marami yung nagtatanong, ha? Pwede ba talagang umaman? Dalawa lang yung ipapasok ko? Pwedeng-pwede. Dalawang tao lang. Yan, oh. Pinakita dyan, slow projection yan. Conservative pa yan. Kasi pwedeng sa dalawa, pwedeng lima maipasok mo, pwedeng sampo. Tama? O baka mahigit pa. Kasi pag ikaw mahiyain, what if may naipasok kang walang hiyan? So mas marami yung maipapasok niya, mas marami pa, mas malaki pa yung pwede mo kitain niya. At ito yung pinakamaganda sa lahat, ito yung hindi nagpatulog sa akin sa isang buwan nung pumasok ako sa Unify. Bakit? Kasi ito yung tinatawag na passive income. At yung passive income, ito yung income na kikitain mo kahit wala ka nang ginagawa. Di ba? Sabi nga ni Warren Buffett if you're not going to find a way to earn money while you sleep, you're gonna work until you die. So kung tatagalugin natin yan, ita-translate ko, ako pala nag-translate nito. Pag hindi ka rin nakahanap ng paraan na kumita habang natutulog o walang ginagawa, magtatrabaho ka habang buhay. O, diba? So ganun lang yun. Kasimple, yung explanation doon. Magtatrabaho ka talaga. Kasi, yung kita kasi natin, yung separation pay natin or yung pension natin, after na nag-retire tayo sa pagtatrabaho, kukulangin talaga yan sa 20 years, 30 years. Hindi yan kakasya. Pagkain lang yan. Paano na lang yung mga maintenance mo, yung mga hospitalization mo, paano na lang yung mga renovation sa bahay mo, yung mga pagkain mo, yung mga regalo ng mga inaanak mo, paano na lang yun? So kaya kailangan talaga maghanap ka ng another source of income. At dito po sa unilevel income, paano ka kikita?
Kikita ka sa every transaction that has been done by your members sa ilalim ng organization mo. So every tao pala na nagtatransact under sa'yo, kumikita ka. Kumikita ka saan? You earn per transaction sa bills payment nila. Sila yung nagtatransact ha, hindi ikaw. Sila. So pag may naipasok ka na nagtatransact ng bills payment sa system niya, kahit tulog ka lang, may kinita ka na 50 centavos. At pag merong remittance nagpadala dyan, meron kang piso, tulog ka lang. Pag may nagbook dyan ng ticket, local, meron kang 10 pesos. At pag international naman yan, meron kang 25 pesos. And again, sinasabi ko na, ito yung passive income na earn while you sleep. Na kahit tulog ka lang, pwede kang kumita ng walang ginagawa. Pero pag wala kang naipasok, syempre, wala ka rin kikitain. So, maa-avail mo to pag meron ka ng mga tao na naipasok dyan. Kahit isang tao lang. Imagine ninyo, kahit isang tao lang na ipasok mo, sabihin natin, nagtayo siya ng ticketing outlet. Ticketing outlet niya, nasa city. Siyempre, meron siyang i-hire na tao. Magbabayad siya ng renta. Tama? So dapat, meron siyang quota sa sales niya. So sabihin na lang natin, yung quota niya sa sarili niya, sa sarili niyang ticketing outlet is 10 tickets a day. So pag 10 tickets a day yan, siyempre, siya yung under sa'yo. Pag nagtatransact siya, meron kang 10 pesos na kinikita every ticket niya. Tama? So meron siyang tiniticket 10 tickets a day. So ngayon, meron kang 10 pesos per ticket. So magkano yon? 10 times 10. So ibig sabihin, meron kang 100 pesos per day sa kanya. Wala kang ginagawa. E ngayon sa isang buwan, magkano meron ka? 100 times 30 days. That is 3,000 pesos per month na kinikita mo sa isang tao lang. Anong ginagawa mo doon? Wala kang ginagawa. Tulog ka lang. Nagmumoling ka lang. Nagchichika ka lang. Nagchichismis ka lang dyan sa bahay mo. Pero kumikita ka ng 3,000 per month sa isang ticketing outlet. Ngayon, sample na lang. Sa isang taon, sa isang buong taon, hindi ka na, sabihin na natin, hindi pumasok yung 2,000 or yung 2,000 ng mga members. Yung pumasok na lang sa isang taon, 10 tao na lang. 10 tao na magne-negosyo. Yung 10 tao na to, magti-ticketing outlet lahat. O, nag-ticketing outlet lahat, o diba sa isang tao, kikita ka ng 3,000 per month. E ngayon, 10 na sila. 3,000 times 10. Ay, sorry. 30,000 pala per month. So, 30,000 times 10. So, that is, imaginein mo, 300,000 yung kikitain mo. 10 outlet lang yan. 300,000 per month. Wala kang ginagawa. Tama? So, ganyan po kaka-powerful ang passive income. So, kaya yung iba, nag-a-avail dito ng franchise. Alam niyo anong ginagawa nila? Nag-a-avail sila ng multiple franchise or multiple account. Kasi, pwede ka mag-avail as many as you can. Yung iba dito, para makuha talaga nila ng yung residual income, kasi from first up to the 10th generation yan. Yung kinukuha nila, 10 account yung ina-avail nila. Kasi pag yung sa ilalim, yung nagtatransact, at yung meron kang siyam na account sa taas, yung siyam na account na yun, kikita yun ng residual income. So, ganun po kaganda yung business natin. So, if interested kayo na mag-avail ng multiple franchise, so pwede niyo pong kausapin yung mga sponsor nyo at tanungin nyo po kung ano yung advantage ng multiple franchise. Tama? So, actually po, tapos na po yung business presentation natin. Very simple na po siya, very basic. Hindi po siya ganun kahirap. Yun. So, dito po sa Unified, launch your dreams through Unified. So, end of presentation. Thank you very much po. Maraming salamat. And I hope po, marami po tayong natutunan sa business seminar po natin ngayon. I hope po kung may mga agam-agam po kayo, is maliwanagan po namin kayo.
Pero kung may mga tanong po kayo ngayon, actually po, pwede na po tayong magtanong. Open na po yung chat box natin, paki-review kung may mga tanong-tanong dyan. O kung may nahihiyam ako dyan mag-type, pwede po kayong magtanong ngayon. So, again po, thank you so much. Bibigay ko po muna yung golden microphone, no, sa kay upline Sealine. Sa palapakan naman natin si Ma'am Sealine ulit. Thank you so much. Upline Sealine, so accommodate po natin yung mga tanong-tanong dyan. Inclusion